Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod si Freddy dito po sa isang hotel dito sa Honolulu, Hawaii. At ako po ay narito sa pagpapatuloy ng aking bakasyon as a US retiree pensioner, and at the same time covered by Medicare A and B and C. So what is for today blog? I-discuss ko, ito nga pala ay talagang napakaganda itong aking hotel na tinutuluyan. At ito ay gratis lang, ano? I'm already on my second week and I'm gratified for this opportunity to stay here in the hotel in Honolulu, Hawaii, in front of Waikiki Beach. It's really good, guys. If you have some money or you just came from a retirement in any company, most especially there in PLDT, in which I am a former system engineer in PLDT Bacolod, I would like to invite you to guys to visit Honolulu, Hawaii. Okay, Honolulu, Hawaii is a nice place to stay, as an extended stay vacation. Okay, like what I did. Okay, now. Ito ay napakagandang relaxation to be with this hotel. This is a very good 5-star hotel, and hindi naman ako bayad, kaya I don't want to say anything on the name of the hotel, but it is in front of the Waikiki Beach. Okay. Now, itong nangyayari dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Medyo umulan, umaambol dito. Hindi ko nang pahahabain to. Ito ay nagkakagulo na ngayon dyan sa Pilipinas dahil sa pag-atras ng mga KOJC sa Maisug Rally. Hindi nyo na makikita ngayon ang mga Maisug Rally sapagkat iniwan na sila ng KOJC, at ito ay nagagalit na ang mga DDS. Ang mga DDS ay involved ay si Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, at Attorney Vic Rodriguez. O, kawawa naman itong mga ito. Iniwan na sila ng KOJC sapagkat sabi ng KOJC ay hindi na sila nakakaroon ng time para sa evangelism. At totoo naman, diba? So, ito ay at yung pagpunta ni Vic Pizarra kay Lenny Robredo yan sa Bicol, in accordance with the peace of the Peña Francia. Oh, napakaraming tao dyan. At yan ang pinupunta. Aga-aga pa nang mumuliti ka na to si BP Sara. Hindi ko alam kung anong tatakbuhan nito. Kasi baka matanggal siya sa Vice President at tatakbo naman siya sa Senator. Okay? Hindi ho siya pwede mawala sa limelight. Kasi maandar na siguro yung kanyang petition ng Kongreso upang siya ma-impeach. Kasi hindi niya pinatakbo ang pera at hindi niya may paliwanag ang paggastos ng pera ng DepEd at ng Office of the Vice President. Okay? So, abangan natin ang mga susunod na kabanata kung anong mangyayari sa nangyayaring sigalot dyan sa loob ng DDS at ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi si Pastor Apollo Quiboloy ay nakakulong na, no? At nagsisimula ng litisin. At ang kanyang kaso ay walang bail. No bail allowed. No bail. Okay? Okay, sana makita-kita tayo mamayang konti sa anibagong diskusyon. At I hope that we will see you again next time. Your host, Freddy. Don't forget to subscribe, like, share, and this video. And make some comments.